nga ang mga kritiko ni dating Pangulong Arroyo sa Kongreso ang tatanungin, katang isip lang daw ang sinasabing death threat kay GMA. Pero giit ng kampo ni CGMA, may source sila straight from Malacanang. Sagot naman ni DILG Secretary Jesse Robredo, patunayan nyo. Mean Los Baños, ikwento mo. Matapos ang iba't ibang sakit na umunoy nagpapahirap kay dating Pangulong Arroyo, revelasyon naman ang kampo niya ngayon, may nagbabanta sa buhay ni CGMA. Meron sila ngayong operation code, put the little girl to sleep. Hindi siya imposible, kaya nga kami nababahala. Isang source daw mula sa Malacanang ang nagsumbong kina Elena Bautista Horn tungkol sa umunoy planong pagpapaligpit kay GMA na iniluluto ng mismong administrasyon. Pagtatagpi-tagpi namin ngayon yung mga storya na parang may agenda talaga na hindi maganda para sa dating Pangulo. Agad namang dumepensa si Pangulong Aquino, wala raw motibo ang administrasyon na patahimikin si Arroyo. Kung may preba sila, iharap ka na. Pero kung wala silang preba, medyo dating gawin na naman kung yata lang yun. Kaya umpisa ko sabit sa'yo, work of fiction. Sumigunda rin si Budget Secretary Butch Abad na iniuugnay ni Horn sa umano'y banta. Baka naghahallucinate na yung mga naglalabas ng mga kwentong ito dahil nga palagi ko sa tagal na nila sa ospital, baka nahawa na rin kung sa ano man sakit. Hindi naman daw nagtataka si Senador Ping Lacson sa mga pakawala ng kampo ni GMA kung nagawa raw nilang doktorin ang resulta ng eleksyon at mag-imbento ng mga sakit ng dating Pangulo, di na raw malayong ipeke rin nila ang death threat. Para naman kay Senate President Juan Ponce Enrile, dapat pa rin itong paimbestigahan ng Malacanang. If indeed there was a threat, it's a serious matter. Because it can create a national problem for the country. Pero si DILG Secretary Jesse Robredo, sinabing dapat pangalanan muna ni Horn ang source ng kanilang impormasyon bago ito pa iimbestigahan ng gobyerno. Mean Los Baños, News 5.